Hello mga palalabs! Ngayon po ay hindi muna tayo magluluto. Matagal na pong na-unbox itong ating oven, pero sorry mga palalabs, ngayon ko lang po na-upload ang ating video. Ipakikita ko lang po sa inyo ngayon itong Kiowa Electric Oven at kung ano-ano ang mga kasama nito kapag ito ay inyong binili. By the way mga palalabs, itong electric oven ay hindi ko po binili, niregalo po sa akin noong aking kaarawan. Tara na po at samahan niyo uli ang inyong mommy loves sa pag-a-unbox nito. Ang ating oven ay 60 liters at according nga po sa nakalagay na box nito, ito ay stainless body with rotisserie. Ganito po ang loob ng oven na ito. Yan pong parang bakal na nasa bandang gitna, taas at baba po ay meron yan, dyan po nanggagaling ang pinakainit ng ating oven. Yun pong nakalagay sa box na rotisserie, heto po yung function na yun. Meron po yung butas sa dalawang side ng ating oven at meron na rin pong kasama itong dalawang bakal, yun pong ipinasok sa manok at ito pong hawak-hawak ko, pareho po yung kasama sa ating oven. At may kasama rin po itong tray, heto pong black. At meron din pong wire rack na madalas nyong nakikita kapag ito ay aking ginagamit sa ating pagluluto. May apat na layer po itong ating oven na pwedeng-pwede nyong paglagyan ng inyong tray o ng wire rack. Depende na po sa init na gusto nyo kung mas lamang yung ilalim o ibabaw na init ng ating oven. Heto naman po ngayong mga nakikita nyong parang iniikot, heto po ang mga function nila. Heto pong nasa bandang taas ang control kung gaano kalakas ang init na kakailanganin ninyo. Heto naman pong nasa bandang gitna, ang function naman po nito ay kung nasaan ang heat na kailangan nyo. Kung nasa bandang baba, nasa bandang taas, or parehong may heat. Meron rin po rito yung para sa rotisserie para po iikot yung pinakabakal na paglalagyan po natin ng ating i-grill or ng ating lulutuin. Meron pong para sa rotisserie na ang init lang po ay nasa baba. Meron din naman po na ang init lang po ay nasa taas. At meron rin pong rotisserie na pareho pong mainit ang baba at taas. At ang pinakailalim naman po ang magkocontrol kung gaano katagal ang kailangan nating pagluluto. Kung ilang minuto po ba ito o ilang oras. Ngayon naman po ay pag-usapan natin kung paano tayo magka-calibrate ng ating oven. At kung bakit at tuwing kailan po tayo kailangang mag-calibrate. Ang calibration po para sa ating oven ay proseso kung saan ina-adjust ang temperature ng oven depende sa nais para makasigurado na makukuha mo ang magandang kalalabasan or outcome ng inyong baked goods. Much better po na mag-calibrate po tayo ng ating oven every 2 weeks. Sa pagka-calibrate po sa ating oven, gagamit lang po tayo ng temperature na ganito. Nabili ko lang po ito sa Lazada ng 100 plus pesos. Mura lang po pero lagi kong ginagamit at napakalaking tulong sa akin. Then, gagamit rin po ako dito sa pagka-calibrate or even sa tuwing nagluluto ako ng timer. Heto pong ating oven ay may timer naman po, pero mga palalabs, by 10 po ang bilang. So halimbawa po magluluto kayo ng 15 or 16 or 17 minutes, medyo mahirap po siyang tansyahin. Heto naman pong ginagamit kong timer ay nabili ko naman po sa Japan Home ng 88 pesos lang. At ang kagandahan po nito ay may magnet po ito, kaya lagi po itong nakadikit sa aming rep. At ang tunog po nito mga palalabs, kapag na-reach na po yung oras na kailangan ninyo ay malakas. Then sa proseso po ng ating calibration, ilagay lang po natin yung ating wire rack sa pinakagitna. Ilagay rin po natin yung ating temperature sa gitna ha, dahil doon po naman natin nilalagay ang ating niluluto, di ba? Then mag-timer po tayo rito ng 8 minutes. Dapat po pag na-reach na po natin yung 8 minutes, yung 180 degrees Celsius na kailangan natin ay marireach na rin po natin. Pero paano naman po kung wala kayong oven thermometer pero gusto niyo pong mag-calibrate, may solusyon po tayo dyan. Kumuha lang po kayo ng wax paper, then patungan nyo po ito ng aluminum foil at maglagay po kayo ng kaunting asukal. Dapat po in 8 minutes, melted na po talaga ang asukal. Mag-start na po tayo ngayon sa pagka-calibrate. Balikan po natin ito after 8 minutes.
after 8 minutes. Ang lakas ng tunog, di ba mga balalabs? Para po tayong tinatawag na kailangan na raw po nating i-check ang ating oven. At tingnan nyo po, na-reach natin ang 180 degrees Celsius after 8 minutes. Meaning, accurate po yung temperature ng ating ginagamit na oven. Pero paano naman po kung after 8 minutes ay hindi po natin na-reach yung temperature na ating kailangan? Ang gagawin lang po natin, halimbawa po after 8 minutes, instead na 180 degrees Celsius, ang na-reach lang po ng inyong oven ay 170 degrees Celsius. Ang gagawin nyo lang po, sa susunod na gagamitin nyo na ang inyong oven or magbe-bake na po kayo, kung mangangailangan halimbawa po ha, ang inyong recipe ng 160 degrees Celsius, gawin nyo pong 170 degrees Celsius. Bali po yung 10 degrees Celsius na difference po para sa ating pagka-calibrate ay idadagdag po natin. Ang preheating naman po ng ating oven ay paghahanda para mas sigurado na maayos at tama ang temperature ng oven para mas maganda ang maging resulta ng ating niluluto. Sa pagpipreheat po ng ating oven, para lang din po tayong nagka-calibrate. Pero this time, alam na po natin ang accuracy ng heat ng ating oven. Ipipreheat lang po natin ito ng 8 minutes, pero much better pa rin po ha, na gumamit pa rin po tayo ng oven temperature. Ang susunod ko pong itatakel ay depende po sa ating oven ha. Dito po sa aking gamit na oven, tuwing ako po ay nagbe-bake ng cake. Diba po, 4 layers ang oven na gamit ko. Kung mapapansin ninyo, nasa pangalawang layer o nasa medyo mas baba na parte ang aking wire rack. Yan po ay dahil kapag naglalagay po tayo diba ng pan na katulad po nito. Dahil nga po ito ay mataas, mas lalamang na po ang parteng taas. Kaya kung ilalagay po natin ito sa bandang gitna katulad nito, tingnan nyo po ang mangyayari, mas halos didikit na po yung pinakaibabaw ng cake sa pinakatop ng ating oven. Kaya po hindi magpapantay ang pagkaluto ng ating cake dahil nga po magdodome pa kadalasan ang cake, mas madaling masunog yung pinakatop. Pero again, depende po ito sa gamit nyong oven ha! Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!